Matika. Isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Labing apat na minuto makalipas ang ika-anim ng gabi. Matika. Isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Welcome po sa programang Mate ngayong araw ng Huwebes, Miyerkules. Ano po? Ika-23 ng buwan ng Setyembre taong 2. Mate ka! Isa boses ang inyong opinyon. Isa Mate. At syempre ako pa rin po ang inyong lingkod, Sal De Lennon, na nag-imbita po sa inyo na sana'y samahan nyo kami ng aking mga panahon ngayong gabi sa loob lamang po ng isang oras, alas 6:07, dito lang po sa himpilang DZRJ 810 kHz sa inyong mga talapihitan. Ito po ang Radyo Bandido. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre, araw naman po ng Miyerkules, ito po ang ating segment na pinamagatan nating Exit Superhighway from Poverty. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At gaya nga po ng dati, ang Exit Superhighway from Poverty ay isang programa na kung saan nandito ang mga mungkahi, mga obserbasyon po ng ating mga kaibigang Filipino-Americans for a Better Philippines na kung saan bagamat nandoon silang namumuhay ng masagana sa Estados Unidos ay narito pa rin ang kanilang isip at puso sa Pilipinas. Kaya't na idisenyo po ang nasabing ganitong programa upang sa ganoon ay maibahagi po nila ang kanilang mga obserbasyon kung bakit patuloy na nagkakaroon ng kahirapan dito sa ating bansa. At syempre matapos ng kanilang obserbasyon ay ang mga solusyon kung ano ang dapat gawin ng ating mga pinuno dito sa ating bansa. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At susapin po ng Exit Superhighway from Poverty, palagian po natin katuwang dito sa ating programa, ang spokesperson po ng American for a Better Philippines, walang iba kung hindi si Engineer Arthur B. O. Engineer, magandang gabi sa'yo. Good evening, Saldi. Good evening, everybody. And our guest tonight, Shelly. And good evening, Roland and Ricky. Ayan na po. At syempre, nandyan po sa kabilang, dyan lang po sa tabi, si Ricky Yambawa na po, isa sa ating mga masugid na taga-suporta ng ating programa. Okay, Engineer, papatiin natin si Madam Shelly Espinosa. Yes, okay. Si Shelly Espinosa po, galing sa Los Angeles. Profesor siya sa chemistry, physics, tsaka mathematics. Meron kami mga design na paraan para bumaba ang cost ng education dito sa Philippines. At tsaka madoble ang sweldo ng mga teacher. Sa isang stroke, madodoble ang sweldo ng teacher, tapos mabababa ang tuition fee, ang tuition fee by 60%. So imbes sana na 1,000 ang expense mo ngayon, magiging 400 na lang. Wow, good news, ano? So pabatiin natin si Ma'am Shelly Espinosa. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan. Welcome po sa DZRJ. Ngayon po ay ating tatalakayin ang ating hinahanap na maging at makatulong sa mga taong nandito sa Pilipinas para bumaba po ang tuition fee ng mga bata at mas madali silang matututo. Ah, okay. Salamat po. Ganda yan, ha? Maganda ang ating paksayan. Pero siyempre, pabatiin muna natin si Mr. Ricky Yambaw sa ating mga listeners. Karix, magandang gabi sa'yo. Okay, magandang gabi sa'yo, Saldi. At sa dalawa nating United States na mga visitors. Binabati ko na rin yung mga callers at saka listeners na mga kakilala natin at alam kong nakikinig sa ngayon. Okay, thank you, Karix. Ano? So, ito nga po, Mama, no? Shelly, no? At Engineer, no? Dito sa Pilipinas ay isa sa pangunahing problema ngayon, itong tuition fee, no? Ng mga bata. At sa katunayan, dahil sa kamahalan nga ng mga tuition fee, kadalasan ay maraming mga batang hindi na lang nag-aaral dahil hindi sila kayang tustusan ng kanilang mga
magulang, ano? So itong ini-introduce nyo ngayon ay sabi nyo, sabi nga ni engineer, ano? Hindi na madodoble pa, ano, ang sahod ng mga teachers na isa ring concern niya ng gobyerno. At syempre itong tuition fee mas bababa pa, no? Paano gagawin ito? Ano? Paano ito gagawin? Sa simula po, tayong lahat ay nag-umpisa lamang sa isang section. Ngayon po, ang dimabalak po natin ay lahat po tayo naka-computer at nakakaalam po, kumbaga sa YouTube, gagamitin po. Gagawin hong mga limang section ang nakaharap ng mga bata at umpisa naman po doon ay uumpisahan na natin, kumbaga tayo ay nagsasalita tungkol sa, sabihin nyo na lang na Newton's Law, force times mass times acceleration, kasi I'm teaching physics, ano nga po. Imbis na po na umpisahan lang ng isang section na ako ay alas 9 ay nasa section A, alas 10 naman ay nasa section B. Ang gagawin po ay lima po ang section mahahawakan through YouTube or through computer na parang television na makikinig po ang mga bata na papasok lamang ng isa beses isang linggo. Ang anuman po ang maging problema ay they can contact me through YouTube also at malalaman kung may question po, matutulungan po rin sila na habang nasa bahay ay nakakatulong pa rin sa inyo at ako hanggang kumbaga ako na may sila'y nag-aaral, patatabagan po naman nila ako through nga sa mga kumbaga email o meron po tayong website na magtatanong sila at masasagot ko naman. Okay, parang nga sinasabi mo, Ma'am Zelen, sa ngayon parang sinasabi mo na isang teacher, isang section ang hawak, ano? Nung araw pa. Pero ito ho, sa Pilipinas ngayon, ganito ang estilo ngayon. No? So, yung ini-introduce ngayong sistema gamit ang computers, internet, ano? YouTube, ano? So, parang sa halip na isang section lang ang tuturuan ng isang teacher, ay pwedeng pagsamasamahin yung more than 5 sections, di ba? Na kung saan, may mga monitors dyan, tapos, ibig sabihin, pinapanood ng mga bata yung nagtuturo. Kung naka-feed na sa YouTube yung yung generic na lesson, yung mga bata, they can watch the yung class anytime. Kasi, anytime of the day, ha? Kasi YouTube, eh. Pero kung naka-schedule sana sila na tuwing Friday, pupunta sila sa eskwela, kasi kailangan pa rin nila magpunta isang beses sa eskwela imbes na limang beses sa isang linggo para lang masigurong walang dayaan ba na meron silang binabasang, kasi pwede sana yun sa ano, eh, sa ano lang, eh, sa webcam, no? Magagawa na sana yun. Kaya lang makadaya kasi yung mga ibang estudyante kung webcam lang. Kaya hindi pwedeng hindi sila attend ng live personally at least once a week. Pero ang malaki pang saving nila yung pag-commute, aside from the time, yung pamasahila at saka yung kumisan, yung iba may naghahatid pa na yaya o whatever. Masisave nila maraming time at saka yung gastos. Ilang malaking advantage din nun. So, ang ginagawa ng ibang states ay talagang nire-redesign yung sistema ng education. Na ginagamit yung total, nandiyan na yung computers, nandiyan na yung internet. Parang sinasabi na, ba't hindi natin gamitin, di ba? Na to maximize the education system. Bukod doon, makakatipid. Tapos, mas maraming mga, in one lecture, pwedeng ulit-ulitin yung lecture na yon ng lahat ng estudyante, any time of the day, kung kailan siya pwede. Kahit gabi, kahit mataling araw, kung yun ang gusto niya. So, ibig sabihin, mas, kung hindi niya naintindihan, pwede niyang ulitin. Ulitin. Na hindi mapapagod yung teacher. And then, yung araw na pupunta siya sa eskwela, matatanong niya lahat yung hindi niya maintindihan talaga. Kasi interactive na sila nung teacher.